Ngayon, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli nagbabalik yung likod, Drone D TV. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Suspindidong Congressman Arnie Teves gusto nang dumulog sa rapid turnout election mga kababayan. Oo nga, tama yung inyong narinig. Ano? Suspindidong Congressman Arnie Teves ay gusto niya nang ipatulpo yung ating pamahalaan mga kababayan. Sila, DILG Secretary Binor Abalos, si SOG Boy Gregoria, at itong si Pangulong Marcos. Gusto niya nang ipatulpo mga kababayan dahil bakit daw sinasabi na siya yung mastermind sa nangyayaring Pamplona massacre mga kababayan. Maganda ito ano, para magharap-harap sila doon. Hindi ko lang ma-imagine mga kababayan pag umarap itong si Suspindidong Congressman Arnie Teves doon sa rapid tulpo in action. Kasi mga kababayan, ano, sinasabi kasi ni Senador Rapid Tulpo na kahit Busang Kalye daw, ay alam na kung sino ba yung mastermind sa pagpapatay kay Gobernador Iligamo. Baka doon, mabanggit. Baka sakali, sige nga, Suspindido Congressman, magpatulpo ka. Baka sakali, mabanggit na rin eh, Senador Rapid Tulpo, yung talagang may utak, no? Sa pagpapatay kay Gobernador Iligamo, mga kabo. At ito na nga, no? Huwag natin patagalin. Sabay-sabay natin itong panoorin. Ako daw mastermind. Alam mo, sa totoo lang, hindi lang ako makakaso ng level sa mga ito eh. Dahil wala ako sa bansa ng mga nakaraang panahon, no? Kung nasa bansa lang ako nung nakaraang mga oras, na-file lang ko na ng kaso. Bakit ikaw umuwi? Kasi magpa-file ka pala ng kaso. Dapat umuwi ka para ma-file mo na ang kaso kaagad. Last time na nasa farm ako, wala naman akong oras pag-file ng kaso. So, hindi ko nagawa. Ito sa farm ka nung nag-live ka? Takot ka naman lumabas. Paano ka makakaso? Pag lumabas ka, iwan ko ba kung ano mangyayari sa'yo? Dapat lumabas ka noon para ma-file mo na ng kaso. Anong tingin nyo? Ipatulfo ko na lang kaya ito. O kung mag-file naman ako sa DOJ, parang wala din mangyayari. Di ba? Yung nagpa-inhibit through the fire ko, Malikars. Nung nagpa-inhibit kami, alam mo ba at nagpa-inhibit kami? Hindi naman talaga patas. Tingin ko mas makakuha pa ako ng hostisya kung idaan ko to sa Rafi Tulfo in action. Senator Rafi, kung nakikinig kayo, baka pwede niyo akong pagbigyan. Magreklamo ako din sa Rafi Tulfo in action. Patulfo ko lang itong mga to. Para matawag yung... mapatawag ko sila. Ako natatawa. Matatawa na ako itong mga kababayan. Ha? Itong si Suspindido. Iwan ko lang sa ibang mga vlogger. Ano? Yung kung anong tingin nyo dito na gusto niya nang ipatulpo. Sino ba ang ipapatulpo niya mga kababayan? Ha? Sino kaya ipapatulpo niya? Anyway, anong tingin nyo mga palangga? Patulpo na lang natin to. So, hindi ko alam kung may makukuha na justisya dyan sa DOJ. Sabi ni GL Jenny, California mastermind ng Kasipagingan, more fun in the Philippines. Oh, hindi ako nagsabi nun ha. Si G.L. Jitnik ang nagsabi. Tinawisan ako eh. Anyways, sige, tuloy natin yung video. Kung kailan maisasampa ang mga kaukulang kaso laban sa mga sospek. Ang tiyak lang daw. We can say that they have made significant progress in finally putting this case to a close. Case closed na to, prosecution na tayo. Okay, pakiboss. Itong clinay natin na video, kailan pa to? Ilang buwan na nakaraan? Case closed na. Ilan na? Remulya, ano ba ang yung sabi ng case closed? Tagalogin nga natin yan, Remulya. Sarado na ang kaso. Tagalogin tapos mo, okay. Na. Tama. So dapat may nakasuhan na. It either may nakulong na or may napawalang sala na. Paano ka magki-case close kung wala pang, hindi pa nasimulan ang paglilitis? Ito naman, di pa nasimulan. O diba, may nakulong na, may nahuli na.
Tapos, ikaw, napailan ka na ng kaso. Nag-umpisa na, huwag mo naman kaming linlangin. Suspended ng Congressman Arne Davis. Huwag mo naman kaming linlangin. Nag-umpisa na pa. Nag-umpisa na yung kaso. Ano ba yung preliminary investigation? At ito, nakasampa na daw ito sa korte, mga kababayan, itong kaso na ito. Kaya huwag mo naman linlangin yung taong bayan na suspended ng Congressman Arne Davis. May kaso na. Kaya nga, sinasabi ni DOJ Secretary Boy Remulla na case closed na. Kaya siguro talaga, pinipilit nyo o talagang gumagawa kayo ng paraan na mag-recant ito mga suspect para yun talaga ang panlaban nyo para sabihin na walang dapat na ikaso laban sa'yo dahil walang mga suspect na nagtuturo sa'yo na ikaw yung mastermind. Pero mga kababayan, hindi nga nagsisinungaling ang CCTV at yung DNA sample mga kababayan. Eh ngayon, sana ang basihan nyo ng kaso, lalo na yung probable cause, ay itong testimonya ng mga supposedly suspect daw. Sabi ni Jerwin Serigueles, Imarafi Lulfo, in action mo na yan, Congressman Arne Etebes, support kami sa iyo always, mula pa hanggang ulo. Uy, maraming salamat, Jerwin, na. Again, nawala tuloy ako. Balik tayo dun sa case closed at yung sa basihan ng kaso. At basihan ng kung magkakaroon na ng problema ay yung sinong pa ang salaysay. Eh, paano yan nag-recant na? Meron ba tayong video ng recantation? Can you ask Tech if we have video of the recantation? Kung meron, pakiplay ngayon video ng recantation. Kung wala, okay lang. Sige, tuloy lang muna kapag hinahanap yun. Execution na tayo pagkatapos. Tech, ganito. Sorry ha, bago yung tech ko eh. Bago yung sistema namin. Kung walang video ng recantation, pakiplay yung sinabi niya sa Las Piñas, okay, tungkol sa Las Piñas kagabi. Yung kulang daw ang ebidensya, kaya hindi makausad sa DOJ yung kaso. Sige. Yan. Ayan, sige. Sige. Grounds para hulihin ng tao. Walang specific complainants ng maraming tao. Raid lang, raid. Ganon. Pumasok na sila. Para nanging isda. Nauna na iginiit ng PNP na lehitimo ang operasyon nila sa compound ng Sinchuang Network Technologies. Pero sabi ni Remulla, walang koordinasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group sa kanila. Yan ang problema pagka ayaw makinig eh. Sinabi na namin na mag-usap muna tayo bago kayo kikilos. Tapos gusto nila, file kami ng file ng kaso. Kahit wala kami ebidensya, hindi namin gagawin yun. Mahirit pa ang kalihim sa umano'y sistema ng mga pulis. Ang dati kasi naging ugali ng kapulisan natin, huli ng huli kahit walang kaso. Pagka wala na mailagay na kaso, ilalagay na ebidensya. Eh ngayon, hindi nila magawa ngayon yun eh. Hindi kami papayag dito eh. Kaya nagkakaroon ng problema sila. Manguhuli ka na walang kaso. Magtatanim ka ng kaso? Hindi pwede sa DOJ, hindi kami papayag dyan. Kaya ngayon, nagkakaproblema sila. Umaasa sa Secretary Remulla na makakausap si PNP Chief General Benjamin Accordo Jr. Pakipos. Narinig niyo yun, malinaw niya sinabi. Tama. Yung mga pulis daw namin. Nagtatanim ng ebidensya. No. Ang tanong, kusa bang nagtatanim yung pulis ng ebidensya? O nagtatanim lang ng ebidensya kung may utos galing sa taas? Minsan. Hindi ko nila lahat ang ating kapulisan. Depende. Sa totoo lang, isang rason bakit ako nag-live ngayon. Dahil gusto ko i-depensa ang ating PNP. Dahil bakit? Karamihan naman sa ating PNP ay mapabait. Naghanap ka na naman ang kakampi. Of course, hindi 100%. Meron din dyan
Mm-hmm. Hindi ganun kawati. Mm-hmm. Katulad nung nangyari sa bahay ko, may nagtanim ng ebidensya. Mm. At sa alam ko, may utos yun. Maraming kaibigan dyan. Nag-meet na mga, inutusan talaga sila. Ayun. At sinabi ko na yun sa aking post sa social media, di ba? Na order talaga, i-rape si Arnie, kung walang makuha, lagyan. Bakit doon, Rimulya, wala kang sinabi na may tanim? Mm-hmm. Ano ka, nagibintang ka? Bakit ngayon nagsasabi ka na yung police nagtatanim? Ano ba talaga? Which is which? I mean, which is which? Alam mo, pumili ka ng katatayuan mo. Pula ka ba? Puti ka ba? Di ba? Yun ang ano, mga kabahay, maliwanag naman yung sinasabi ni SOG Boy Rimulya na hindi naman pwedeng magkakaso sila, kahit walang kaso. Hindi naman pwedeng sabihin ni SOG Boy Rimulya na tama yung pagtatanim ng ebidensya. Ibig sabihin, yung nangyayari kay suspendido ang Congressman Arnold Tevez, yung raid sa kanyang pamamahay, ay walang nangyayaring tanim. Ebidensya, tanim armas, dahil nga ayaw nga ni Boy Rimulya ng ganon. Ano bang gusto mo? Sabihin din ni SOG Boy Rimulya na, uy, maganda yan, may tinanim kayong ebidensya dyan sa Pugo. Yung mga empleyado dyan sa Pugo. Kaya nga hindi nila makakasuhan kasi nga walang ebidensya. Ibig sabihin, ikaw nakakasuhan ka kasi may mabigat na ebidensya laban sa'yo. Huwag mo namang iparehas yung pangyayari sa Pugo at yung pangyayari sa'yo. Itong Pugo kasi, mga kababayan, ibang-iba dun sa kaso ni suspendidong Congressman Arnie Tevez, mga kababayan. Dahil kay suspendidong Congressman Arnie Tevez ay maraming namamatay, no? Patayan yung kaso nito. Samantalang itong Pugo, kaya wag niyang ikumpara ito. Malayong malayo sa kaso niya. At tama naman yung sinasabi ni SOG Boy Rimulya, mga kababayan. Pag wala kang kaso, ano bang dapat ikakaso sa kanya? Wala namang ebidensya. Sa kanya may mga ebidensya, mga kababayan. Kaya may kaso siya. Ako naman, suspendidong Congressman Arnie Tevez. Lahat na lang ng mali ng ating pamahalaan ay talagang sinisilip mo. Kung talagang may ibabato ka, ibabato mo. Kahit nasa iyo tumatama. Yun ang mga kababayan, hanggang dito lang muna. No? At bago tayo magtatapos ay siyempre magsha-shoutout muna tayo. Shoutout kay Ma'am Bergie Berhe de Dios ng Pulilan, Bulacan. Kay Ching Ye Yao. At shout out din kay Robert Tawadan. At shout out kay tanggalin ko lang yung sandals ko kasi madilim, mga kababayan. Bilin Belyarinte, shout out. Bakit sabihin mo na wala kang kaso, kasalanan? Bakit hindi mo harapin? Yan ang sabi ni Bilin Belyarinte. Shout out kay John Romano Laquiliano. Ikukulong ka na nga, tratrabaho ka pa. Kukulong ka na, suspendido ang Congressman. Evelyn Guyal, ATB, sinayan mo ang pagka-Congressman mo. Iba ang panuntunan mo sa buhay. Yan ang pinili mong buhay. Tago ka ng tago. Yan ang sabi ni Evelyn Guyal. Dito tayo sa baba, mga kababayan. Ha? At shout out din kay Mercy Fernandez. Ingat ka sir Rundi, watching from, excuse me, Canada. Maraming salamat sa iyo, Mercy Fernandez. Francisco Dapart, totoo man o hindi yung sinasabi niya tungkol sa presidente o kay Speaker Romualdez o kahit yung sino pang mga taong binabanggit niya ay di mahalaga sa ngayon. Dapat ang pagkakaabalahan niya ay yung mga kasong pinupukol sa kanya. Yun dapat ang atupagi niya at sagutin, hindi yung kung ano-ano, yung mga binibintang sa pamahalaan at kung sino-sino pa. At kung sakali man may alam siya mga katiwalian sa pamahalaan o kay presidente o sa speaker of the house o kung sino mang tao, ang dapat niyang gawin ay mag-file siya ng kaso. Tama! Kaso at ilabas niya ang ebidensya, hindi yung ililiis niya ang blame sa mga tao imbis na ang inaatupag niya ay yung kaso niya. Ano ba yun? Yan, Arn, umayos ka nga. Tama naman talaga, wala naman siyang nailalatag na ebidensya, mga kababayan. Kahit isang sulat lang doon na nagpapakita na ito yung ebidensya ko. Tama, ha? Tama ang sinasabi ni
ni Francisco Daport. Maraming salamat sa iyo, Francisco Daport. Esther Lugatiman, shoutout. At kay Tilma Santos. Kay Franco Aranding, shoutout. Rosalinda Lim. Kay Mirjin Skim Kwiwits. Shoutout sa iyo, Ma Mirjin. Natahay-tahay na lang ng kwento yang si Tibis. Pansinin lang yan. Tama, Ma Mirjin. Richard Banlero, shoutout. Hoy, Alan Cayetano, sana ang tinki. Sana nga ba yung tinki? Partner pala kayo ni Arne Tibis. Ayan ha. Naungkat ulit yung tinki ni Cayetano. Maraming salamat sa pag-ungkat mo, Richard Binlero. Wah, Diego Silang, siya tao, tanong trabaho, tagal ka na, oy, mahiya ka naman. Kay Dio, Ate Romeo, 5-9, Roma, 125. Sana, ipatupad na rin dyan, nabawal ang may backride sa motorsiklo at ipagbawal na nakasuot ng helmet at na kasuot ng bonnet cover sa mukha kapag nakasakay ng motorsiklo para mabilis makilala ang gunman. Pwede silang mag-helmet kapag nasa highway, wag lang sa bayan o maraming tao. Kapag may nagsuot ng helmet at bonnet cover at may backride, sitahin agad. Tama, no? Tama itong sinasabi ni ano, ha? DOT Ronomio. At ang sagot naman dito ni Romeo Garcia, tama itong suggestion mo, kapag naka-helmet or bonnet, hindi talaga agad makilala. Tama talaga. Kasi hindi naman tayo makapagpatakbo ng mabilis. Halimbawa, nasa looban tayo, hindi naman tayo makapagpatakbo ng mabilis eh. Dandahan naman yung takbo natin eh. Pwede talaga sa highway na lang mag-helmet. Yung mga nasa looban, sa mga bayan, sa papalingki, dapat hindi na talaga mag-helmet. Tama ito. Kay Sim, sa shout-out, magugutom kaluluwa niya pag walang pinapatay. Si Sarah Austero, shout out, good job. Magandang balita nga yan, idol. Tahimik sa Negros, pero maingay pa din si Ari sa payag. Good job sa channel mo. Maraming salamat sa iyo, Cesar Austero. Shout out din kay Ana Albiro. Kay Randy, shout out to si Magarin. Si Cipriano Corbita. Member JP Religious ng Pulilan, Bulacan, sana nga tahimik na dyan. At kung true yan, si Tibis talaga ang salot. From Pulilan, Bulacan, ingat kayo, God bless, no? Maraming salamat kay Idol Biguas to niya, Billy. Henry, Billy Acampa, shout out. Shout in na yung utok nga tuli bagbag. Caroline Kawakami, shout out kay Henry Billy Acampa. Rieng Trapago. Ayan na mga kabay, mahaba na masyado ito yung shoutout, no? Ihabol natin si Elisa Burby at Manang Biday. Maraming salamat. Ano, Rosalie Malet, shoutout, love. At hanggang si Marjon Bato Malaki. Maraming salamat, ha. God bless daw. Sabi ni Marjon, yo, idol on the TV, ingat. Ingat ka rin, Marjon Bato Malaki, idol. Maraming salamat. Kaya Ma'am Rosalie, Rosemary Ferrer, maraming salamat. At hanggang dito na lang muna. At once again, this is Rondi TV mo. Ingat ang lahat. Thank you for watching.